So for today's vlog, magdi-DIY maintenance tayo ng ating PCX160. So ito, bumili na ako ng mga kakailanganin natin. So meron, bumili na ako ng Honda scooter oil. So ito, bali ang presyo nito sa Honda Prestige San Pedro. So itong oil na to is 306. And then gear oil 59 pesos. Tapos carbon, ito yung carbon cleaner. Tapos coolant. Ito, bumili tayo ng coolant kasi yung coolant level ng PCX na to is mababa na dun sa low. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano siya gamitin at paano mag-refill ng coolant. Okay? So ayan. So nag-refill na kasi ako kanina, nagbo-vlog ako kanina. And then pag-check ko ng video, walang audio. So yun ang nangyari. So kaya uulitin ko for the sake of this vlog, okay? So yung presyo ng coolant is 1 liter na to, 281. Yung presyo nito. 281 na siya. So medyo mahal pero matagal-tagal mo na naman 'tong gagamitin. Kasi konti lang naman yung gagamitin mo diyan. So, okay? So simulan ko muna dito sa carbon cleaner, no. Yung carbon cleaner is ang halaga niya is 140. Sa Honda, ang bili ko dito sa San Pedro. So ito, imimix mo lang siya kasama ng gasoline. So pag nagpapultang ka, so isalin mo na rin to. So nakalagay dito is use every 3,000 or after 3 months whichever comes first. So kung alin doon yung mauna, kung 3,000 or 3 months. Okay, so ako every 3 months siguro gagawin ko, or siguro every 3,000 na lang din. Ganun. Susundin na lang natin to. Okay? So, may video ako nyan. Ito yung video na sinalin ko na walang audio. Ito. Yan. Diba? So, hindi ako nag-check. So, sobrang tagal ko na kasing hindi nag-vlog. No? Nakalimutan ko na yung pag-check ng audio. So excited lang ako masyado na gumawa uli ng vlog about sa maintenance. So hindi ko na check na mali pala dun sa mic settings nitong ating GoPro. So bali itong Honda scooter oil na to is fully synthetic na siya. So ito yung pinakamahal dun sa lahat ng oil na nandun sa Honda. So ito na siya, fully synthetic. Okay. So ito yung recommended dito sa PCX160. Yung isa gray, parang semi-synthetic lang yon. Pwede rin naman yon. Pero syempre, pag synthetic kasi mas matagal yung lifespan niya ng oil. So kaya dito na lang ako. Kasi ako every 1,500 nag-change oil na ako. So bali ito pa third change oil ko na to. Unang change oil ko is 800. And then sumunod ng 800, nag-change oil ako ng 2,400 Odo. And then ngayon, ang Odo na ni YT is 4,000. So every 1,500. So ngayon 4,000 siya, kung mag-add tayo ng additional 1,500, ang next change oil ko is 5,500. So okay, so yun, bali ang nagastos ko dito sa apat na to is 786 kasama yung coolant. So sa coolant, kung malapit lang kayo sa akin, halimbawa taga rito lang kayo sa San Pedro, pwede ko kayong bigyan. I-refill ko na lang sa kahit ako na lang din yung mag-refill ng coolant nyo. Siyempre, i-check naman natin yung coolant level nyo kung mababa na or pwede nang i-refill. So bibigyan ko na lang kayo kaysa bumili pa kayo, kasi medyo mahal eh. Parang 281 to, ito 1 liter, so medyo mahal. Ang magagamit mo lang naman, nung nag-refill ako, nagamit ko lang is isang puno lang dito sa carbon cleaner. So isang puno lang dyan. So PM nyo lang ako or mag-comment kayo dito sa YouTube ko na kung taga San Pedro kayo, pag kailangan nyo mag-refill ng coolant sa reserve ng radiator nyo, bibigyan ko na lang kayo kaysa bumili kayo. Mapapamahal pa kayo dito kasi hindi yata nakakabili ng mas maliit dito. So ituturo ko ngayon kung paano yung pag-check ng coolant level, no. So dito yan sa bandang kanan, nandito sa ilalim. So ayan, makikita nyo dito. Hindi ko alam kung makikita sa camera ko eh. Pero ayan, kung mapapansin nyo, nandun na siya sa may low. May dalawang guhit lang naman yan eh. Low and full. Okay, so pag nakita nyo na
nasa may low na siya. So kailangan niyo na siyang i-refill. Okay? Kailangan niyo na mag-refill ng kulan. Okay? So bakit kailangan mag-refill ng kulan? Kasi importante 'to. Every time na maglo-long ride kayo, lagi niyo i-check yung coolant level niyo. Kasi baka mamaya mababa na pala yung level niyan tapos nag-long ride kayo. Syempre, alam naman natin na sa long ride umiinit masyado yung makina. So, maapektuhan diyan yung makina niyo kasi yung radiator niyo naubusan na ng laman. So, isa 'to sa mga mini-maintain dito. Pag sa mga ganitong scooter na liquid cooled. Ito yung mga liquid cooled, yung mga may mga radiator, mga Aerox, Nmax, ayan, meron yung mga radiator tsaka kailangan niyang i-refill ng coolant. Okay? So, importante 'yan. So, ito kasi si Whitey, ginagamit ko siya sa pagpupud panda. So, everyday tumatakbo yan ng 100 kilometers daily. 100 kilometers daily. So, kaya lagi ko siyang chine-check. Eh ngayon, sinabay ko na lang ngayon para maisama ko na rin sa pagbablog. Para maisama ko na rin pagbablog. Yung pag-refill ko lang ang coolant. Okay? So, pag-refill naman ang coolant, ito naman yung procedure niya. Okay? So, tatanggalin nyo lang tong mating na to. Ito. Tanggalin nyo lang yung mating. Pag natanggal nyo na yung mating na to, sa kanan to, ha? So ito, linisan nyo to muna. Ito, dapat malinis yan. Kasi, baka yung mga dirt na nandito, pagbukas nyo ng reservoir, baka pumunta dun sa reservoir yung mga dumi. Diba? So baka maging sanhipay ng pagkakaroon ng mga bara-bara. So dapat lilinisan nyo muna to. Yan, kasi nagdudumi yan eh. Linisan nyo yan. Huwag yung basta salin lang ng salin. Pagkabukas, salin agad. So, tanggalin nyo dyan yung mga buha-buhangin. Okay? So, pag natanggal nyo na yun, natanggal nyo na yung takip. Ito. Pag natanggal nyo na. Kenta yung itsura nyan. So, yan. Ganyan yung itsura nyan. So, nakalagay coolant. Okay? So, pagtanggalin nyo ito, rubber lang naman yan. Rubber cap lang yan. And then, tanggalin nyo lang yan. So, magre-refill lang naman tayo ngayon. Kasi, ito naman si PCX, si bago pa. 4,000 km pa lang naman yung tinatakbo nito. So, hindi natin kailangan magpalit ng buong coolant dito sa radiator. So, refill lang ito, refill. So, ito yung binili ko sa Honda. Color green din yung kulay ng coolant. So, yung stock kasi nito ng PCX is kulay green din yung nakasalin dyan before. So, kaya tinanong ko sa Honda, sabi ko, anong kulay ng coolant na to? Sabi niya, green. Tapos tinanong ko, kinonfirm ko, sabi ko, yan ba yung nakasalin sa PCX nung bago pa? Sabi niya, oh, yan din yun, sir. Okay. So, kaya ito ulit yung sasalin natin. So, ngayon, itong carbon cleaner na to is, disregard nyo na lang to. Gagamitin ko lang tong pangsalin. Kasi ito is 30 ml. Okay, so, sasalin ko na siya dito, 30 ml. Hinugasan ko na to, ha. So, hinugasan ko na yan. Wala na dyan yung carbon cleaner kasi nilinis ko na to bago ko gagamitin ko lang talaga itong pantakal. Yeah. And then kinonfirm ko din to na tinanong ko sa kanila, sabi ko, ready mix na ba yung coolant na to? Sabi nung mechanic doon, yes sir, ready mix na yan, sasalin nyo na lang yan sa reservoir. Okay, so salin na natin. So, kung meron ko yung imbudong maliit, kasi ang hirap isalin eh, pag dito, parang feeling ko matatapon. So, kailangan nyo ng imbudo. Kung meron ko yung imbudong maliit, gamitin nyo na lang. Salin na natin. Okay, so, yun. So, nasalinan ko na siya ng 30 ml. So ngayon, i-check naman natin yung level niya. Kung umabot na ba siya dun sa pool. So dito sa ilalim ulit, silipin uli natin. Yan. Silipin nyo dyan. Then, palagin nyo. Ngayon, lumampas na siya dun sa pool. Which is okay lang yun.
medyo lampas dun sa pool. Basta yung level ng coolant nyo is mababa na dun sa low, mag-refill na kagad kayo. Or kung tipong nakita nyo nandun na sa may guhit ng low, mag-refill na kagad kayo. So try nyo kagad na ganito lang kadami, 30ml lang muna. Okay? So yun, kung taga San Pedro kayo, nakita nyo ngayon na low na yung, mababa na yung coolant level nyo. So pwede nyo akong i-PM, bibigyan ko na lang kayo nito kaysa bumili pa kayo. Ako na rin yung magsasalin. Huwag kayong mag-alala, it's for free. Meet up na lang tayo kung saan. Gasoline station. Pwede tayong magkita rin sa gasoline station. Mabilis lang naman te. Okay. Yung, okay. So and then, takpan na uli natin. So ganun lang siya, yung pagtatakip naman nito. Kasi nga rubber cap lang naman to. Make sure lang na nakasealed talaga yung ito, yung cap niya, yung rubber cap, nakasealed talaga. Lapat na lapat dapat. Lagi niyo double check yan. Then sara na natin. Yan, okay. So okay na, pabalik na lang natin tong mating. Ito, mating na lang. So hindi ko napapakita to, paano kabit tong mating. Ano lang naman yan, lulubog nyo lang doon sa mga butas. So okay. So bali ang gagamitin lang natin tools dyan, dito. Is number 17. Ayan. Ang gagamitin yung tools lagi yung ganito. Yung close. Huwag yung gagamitin to. Di ba pareho naman 17 yan. Huwag yung gagamit nito. Kasi dyan mag-uumpisang mabilog yan. Pag ito ginagamit nyo. Dapat ito. Ayan. Para yakap niya yung bawat kanto ng nut. Ayan. Pasok na pasok. Unlike pag ito ginamit nyo, dalawa lang yung pinagkakapitan niya. So pwedeng mabilog talaga 'yan. So kailangan ito gagamitin niyo. Kung meron nga kayong mga socket wrench, mas maganda 'yon. Yung socket wrench mas maganda. Pero dahil wala pa tayo noon, hindi pa tayo nakakabili. Tsaga muna tayo dito. Okay, so dahil medyo malamig na siya, pwede mo siyang baklasin. So yung pihit niyan is papaganon. Counterclockwise naman lagi paluwag. So dito kay pumesto, then push pa baba, papunta ron. Paluwag ha, paluwag. Ayun, tigas. Lilinisin natin yung strainer. Ito. Yung strainer kasi yan dito sa side na to. Okay? So, itong takip, linisin din natin to. Yan. Tanggalin natin to. Yan. So, pag natanggal mo na yung o-ring, ito, linisan mo rin to. Yan, loob na to. Yan, ang dumi oh. Okay? So, yan, malinis na, no? Tapos ito naman kasi is fast dry, so bilis niya matuyo. Kasi ito na, linisan na natin itong okay, so malinis na rin to. So pwede nyo gamitin panlinis dito gasolina, pero dahil may or dahil meron tong rubber, pag gasolina kasi baka lumambot to. Diba? So, kaya yung ganito yung mas safe yung mga ganitong cleaner. Mga pass dry. And then, punasan kagad natin yung rubber. Okay? So, ito, malinis na to. So, ito yung may spring. Spray na rin natin ito para malinis talaga. Okay? Okay, so tanggal na talaga yung mga oil niya na mga lumang oil na kumapit dito. So, tanggal na talaga siya. Balik na natin dun. So, ito, malinis na siya. Lahat. Okay?
Ngayon, mas lumabas pa yung iba. So ayun, may tumutulong pa talaga sa kanya. So ayun, meron pa rin tumutulong. Yan, naka-side stand na yan. Okay, so ito yung langis niya. Mamaya isasali natin to dun sa bote niya. Titingnan natin kung nagbawas. So dapat, pag sinali natin siya dito, hanggang dito siya sa 800. Pag mas mababa siya sa 800, ibig sabihin nagbabawas ng langis yung PCX-160 ko. Tagilid ko yung PCX, baka mas marami pa lumabas. Ah, wala na. Patak-patak na lang. So, okay na yan. Ibalik ko na ulit siya sa center stand. So dito naman sa gear oil, size 12 din yung kailangan mo. Ito, size 12. Ayan. Ito yung tatanggalin mo. Ito, part na yun. Ito, sa ilalim. Diba, makikita mo naman yun, isa, dalawa, magkalapit. Tapos meron yun sa ilalim. Ito, ito yung tatanggalin mo. Then, hila. Pero yung pagpapalit ng gear oil, dapat at least kahit mga 4,000 kilometers pwede. Haba, yun. Diba? Diba, makikita nyo? Sobrang linaw pa nung oil. Parang bago pa. Diba? So, ayan, talinisin natin to. 1,500 kilometer. Yung tinakbo nyan, yung gear oil na yan. Sobrang linaw. So, mga 4,000, kayang-kaya pa. Tapos, linisin natin yan. Ito, yung pinagtanggalan ng tornilyo, ito, linisin mo rin yan. Dapat malinis na malinis yan. Para yung washer, lapat na lapat. Hindi ka magkakaroon ng leak. Yan. Okay? So, okay, so yun, balik na natin to. So, balik na natin, wala na naman tutulo dyan. Okay na yan. Pag nahigpitan nyo na siya ng kamay, gamitan nyo na siya ng tools, and then dahan-dahan na lang, unti-unti lang, huwag yung biglang sagad-agad. Pag naramdaman mong humihigpit na siya, okay na yun, tama na yun. Okay na yun. Para iwas low stress. Tapos naman, pag sasali naman na ito, sasalin dito siya sa nut na to. Ito, itong isang to. So ganun pa rin. Counterclockwise pa rin ang pihit. Yun. Okay. So yun, tanggalan natin. So linisan din natin to. May washer pa rin. Linisan natin yung washer. Tanggalin natin yung mga buha-buhangin. Okay. Tsaka ito, yung surface nito, dapat malinis din. Para paglapat ng washer, pantay na pantay. So okay, so natanggal na natin yun. So dyan natin isasalin yung gear oil. Ito, i-cut lang natin yung dulo nito. Okay, so nakat na natin yung dulo. Ang laman na ito is 120 ml. So ang pagpapalit ng gear oil is every 4,000 kilometers. 4,000 kilometers ha. Papalit. So, papalit niyan, ito, ito bilikin ng ganitong hose. Ito, maliit lang na hose. Tapos, salpak nyo dyan sa dulo. Ayan. Salpak nyo dyan. Then, ayan. Tapat nyo dun.
easy peasy, di ba? Ayun, wala na. Okay na. Wala na itong laman. Meron na lang itong konti sa hose, pero okay lang yan. Huwag na natin sa i-rinse kasi sa id na yan dito sa bottle niya. So okay na yan. Huwag na natin ubusin talaga yung pinakandog. Hangin na kasi yan eh. Pag kada piga mo dyan, wala na. Hangin na lang yan. So ganun lang, no? Easy peasy. Di ba? Then, balik na natin yung malinis na nut na merong washer na malinis na rin. Bali, nakatapat dyan is yung makinis dun. Dito. Okay? So, balik na natin. Hand tight. Okay? So, na-hand tight na natin. Then, ito na. Okay. So, okay na yun. Binisa natin. Tanggal para matanggal yung mga yan, para matanggal yung mga oil para makita natin kung meron leak. Di ba? So yun, nilinis natin siya, inisprayan ko siya ng carburetor cleaner para yung part na yun is malinis. Para mamaya pag pinatakbo natin siya, makikita natin kung may leak or wala. Para madali natin makita kung may leak. So dapat malinis. Kaya isprayan natin. Okay? Alright, so balik na tayo dito sa dito. Ito naman tayo, ito naman yung sasara natin. Malinisin natin yung loob. Okay, so malinis na yan. Gawin natin, ito na, pakita na natin to kung paano yung pagkabit na ito. Okay, so ito yung spring. So malinis na rin to. Yan. Bali, yung pwesto kasi ng spring na to is nakaganito. Yan. Makikita nyo naman, paliit eh. Pagpapaganito, hindi kakasya. Pagganito, kasya siya. So ganyan siya. And then, yung strainer, nakaganito siya. Yung strainer. Yan. Naka nakaganon. Ganito siya. Yan. Okay? Lagay nyo muna yung strainer. Tapos, spring. Okay, tapos ito. Okay, so ganun. Ganun siya. Strainer, spring, and ito. Okay, so ilagay na natin ito. Strainer, spring, and then yung takip. Malinis yan, ha? Malinis natin. Hand tight. After natin ma-hand tight, ito na, dahan-dahan na lang natin. Yan. Higpitan na natin. So, yan. Ito na yung sagad, pinakasagad niya. Pinakasagad na yan ang hand tight niya. So, gagawin natin, higpitan lang natin ng konti. Yun. Okay na yun. Basta humigpit na siya ng ganun, okay na yun. Hindi mo kailangan na higpitan pa ng sobra. So gawin natin, dinis, spray natin yung ilalim. Para mawala yung mga oil. Para makita agad natin mamaya kung meron siyang leak. Okay. Okay, so natakpan na natin lahat ng drain bolt niya. Natanggal na natin yung lumang oil. Nabalik na natin lahat ng yung mga bolt niya, no, sa drain bolt niya. Yung mga drain bolt na balik na natin. So, ang gagawin naman natin, magsasali na tayo ng langis. Gamit na lang kayo ng pliers kung kaya niyo ng kamay. So, kamay niyo na. And then, pihit. Yan. So, ang haba niya. So, saka ang dumi. Diba? Dumi, no? So ang gagawin natin, linisin natin ito. Okay, so yun dun, makikita nyo yan. Yan, yun, yung butas na yun. Doon natin padadaanin yung embudo. Okay, so
Ito yung budong to, ito yung maganda. Meron siya yung strainer. Then, buksan na natin itong ating Honda scooter oil. Okay. So, kailangan natin dyan is 800 ml. Okay. So, 800 ml kailangan natin. So, na-explain ko na yung kanina na magtitira tayo hanggang dito sa 200. Okay. Sasaling ko na ito. Yun, okay na. So, okay. So, ito yung natira niya. 800 ml. Yan, sa flat. Lagyan natin sa flat. Ayan. Medyo tagalig niya eh. Ayan. Itira lang ako ng 200. So, naisala natin is 800 ml. Okay? So, ganun lang. Ito na yung dipstick niya. So, dito sa dipstick, may nakasulat yan. Dito. Ayan. Sa dipstick niya, makikita mo may nakalagay dyan. 0.8 liter. So, kung convert mo siya sa ml, 800 ml, 0.8 liter. Okay? So, nandito naman eh, after drain. Di ba? So, hindi mo na kailangan. Kung wala kang manual, hindi excuse yun. Hindi excuse na wala kasi akong manual eh. Ayan o, oh, nakasulat. 0.8 ml. Nasa dipstick. So, ito yung update. Nakapag-refill na tayo ng coolant. Nakapagpalit na tayo ng engine oil. Nakapagpalit na tayo ng gear oil. So, naglagay na tayo ng carbon cleaner. So, ngayon, i-start na natin yung motor. Bago pa malobat yung ating GoPro. Start na natin. So, ayan yung odometer ko. No? Ewan ko lang kung nakikita. Hindi ko alam kung nakikita siya. Ayan. 4,085. Okay, so ayan. Ito yung ating third change oil. Okay, so start na natin yung ating motorcycle. Kaya hirap. Yung tigahawak na ating GoPro. Yun. Painitin lang natin siguro kahit mga 5 minutes. Okay, so okay, so tapos na tayo mag-change oil, no? Explain natin dito. So, tapos na tayo mag-change oil. Ngayon, ito yung used oil natin. Isasali natin dito sa lalagyan na dito. So, dapat ito, sabot siya sa 800 ml. So, itong oil na to, ang tinakbo lang nito is 1,500 kilometers. So, titingnan natin kung nagbabawas ng oil si PCX160. Sasali natin siya. Kasi before, ang sinalin ko lang dyan is 800 ml. So, dapat so, dapat ang nakuha natin is 800 ml din. Okay. Ayan. So, nasali natin. And, sobra ng konti. Ayan. May sobra siya ng konti. So, hindi siya nagbawas si PCX160. Ayan. Kuha, pansin nyo. Ayan. Ayan. Siya. Ito. Sobra ng konti. Okay. Which is parang mabot siguro ito ng mga 850 ml yung nakuha natin. So, which is good. Diba? So, siguro nung una, yung second change oil ko is hindi ko masyadong na-drain na sobra. Hindi ko kasi parang, hindi ko siya tinagilid before nung second change oil ko. Diba kanina tinagilid natin, may lumabas pa na, nung tinagilid ko, sinidestand ko siya, may lumabas pa na konti. Yun. Siguro yun. So, pero okay naman siya kasi hindi nagbawas ng oil. Diba? Kung mapapansin nyo. Which is very good. Good siya. Sa 1,500, hindi nagbawas ng oil. Si YT is gamit ko siya araw-araw pang Food Panda. So, hindi siya nagbabawas ng langis. Ito yung gamit nating oil. Ha? Si scooter oil. Ito. Honda scooter oil. Fully synthetic. Hindi siya nagbabawas ng oil. Ito. So, para sa akin, very good to. Unlike sa ibang oil kasi na nagbabawas ng oil. Parang ganun. Depende ah. Hindi ko sigurado yung ibang mga brand. Pero ganito na lang gawin nyo. So, every change oil nyo, kunin nyo yung used oil nyo, and then, i-check nyo yung level. Ayan siya. So, okay to sa akin.
Okay, so ayun guys, no? So tapos na tayo sa ating DIY maintenance ng ating PCX160. So sa mga susunod na vlog, ito yung brake pad niyan, lilinisin natin yung brake pad niya. So mga susunod siguro mga pag mga 8,000 na siya, lilinisin na natin and then i-check natin yung brake pad kung kailangan ng palitan. Tapos ito. Sa harap likod na preno niya, tayo lang yung mag-check niyan. Ito, parang nakikita naman pala dito, masisilip mo naman kung makapal pa yung brake pad mo. So, okay. And then, ito naman yung panggilid. Dahil 4,000 pa lang yung tinatakbo ng motor na to, hindi ko naman para baklasin yung panggilid muna. Kasi wala pa naman ako nararamdaman na kakaiba. Wala pa tong dragging. Wala akong nararamdamang kakaiba. So, kaya confident ako dito na hindi ko muna siya linisin. Okay? So, hindi ko muna siya babaklasin. Pagdating ng 12,000, tsaka ako siya babaklasin, magpapalit tayo ng belt. So, DIY na lang din yun. Ako na lang din gagawa nun. So, ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit ng grasa dito. Kung paano i-repack yan. Paano linisin, paano i-maintain ang panggilid. Yung CVT. And then itong airbox, check din natin to pagdating ng 12,000. Titingnan natin kung madumi na ba yung air filter niya. Pero dapat palitan na natin to eh. Pagdating ng 12,000, papalitan ko na rin to ng air filter. Ito. So. And then ito pa. Yung kanyang spark plug. Ito. Para ma-access yung spark plug niya is dito. So siguro sa ibang vlog ko na lang to gagawin. Sa siguro sa third sa pang fourth change oil niya. So gawin natin to. Papalitan ko na siya ng bagong spark plug. So ang spark plug kasi hindi siya katulad ng bumbilyan niyo sa bahay na pag napundi tsaka niyo lang papalitan. So hindi po ganoon. May lifespan po ang spark plug. So kung sa manual 'yan babasihan mo parang 8,000 to 10,000 kilometers kailangan mo magpalit ng spark plug. So ito kasing spark plug na stock na nakalagay dito kay PCX160 is ito yung mga nickel lang. Yung mga mumurahin na spark plug na hindi siya pang lifetime use. So kaya meron siyang lifespan. Kaya kailangan mo siyang palitan. Kesa naman abutin ka sa daan, di ba? Or pwede magbaon ka ng spark plug mo. So ako wala pa eh. Nag-a-advise ako pero ako hindi pa nakakabili ng spare na spark plug. Kasi confident pa naman ako dito kasi nga bago pa. 4,000 pa lang yung tinatakbo. Pero may nakikita kasi akong ibang mga PCX na pinopost nila na naging issue nila is yung spark plug ayaw mag-start. Yung motor nila, hindi nila alam kung ano yung issue kasi bago pa lang sila sa pagmumotor. Yun pala, spark plug yung may problema. So naging issue yan ng PCX sa mga ibang unit. Spark plug yung may problema. So pinapalitan lang ng spark plug, magiging okay na. Pero tayo, wala naman tayo naging problema kay PCX, kay YT. So confident tayo. Siguro pagdating ng 8,000, papalitan ko yung spark plug. And then yung luma ko na yon, yung luma ko na to na pinagpalitan ko, is gagawin ko siyang spare. Dahil hindi pa naman siya sira, diba? Pwede ko siyang gawing spare. Pero at least confident tayo na pinalitan na natin ng bago. Diba? Pagdating ng 8,000, bago na spark plug nito. Diba? So mas confident tayo na kung maglo-long ride tayo or saan tayo pupuntang malayong lugar. Hindi tayo masisiraan ng spark plug. Hindi tayo mapupundihan ng spark plug. Okay? So, dati kasi, yung iba kasi yung ginagawa. Akala nila, porque tumatakbo pa yung motor nila, hindi nila kailangan palitan yung spark plug. So, nasa manual naman din yan na kailangan palitan ng spark plug. Okay? So, kung pag manual ang pagbabasihan mo, kailangan mong palitan ng spark plug. Kasi siya yung sumusunog kasi medyo mataas na kasi yung compression ratio nito. So, kailangan dito mas maganda na yung ignite na binibigay niya para masunog yung gasolina niya. Diba? Yung kinocompress na gasolina, mas maganda kung bago yung spark plug mo. So, mas maganda yung sunog. Or kung gusto mo naman, palitan mo yan ng mga medyo mamahali na spark plug tulad ng mga iridium, yung mga ganyan. So sila yung mga magaganda yung sunog nung ignite nila. Mas solid yung kuryente ba, parang ganoon, yung mga iridium. So pero okay naman ako sa stock kasi mas mura. Ang gagawin ko na lang is magpapalit na lang ako every 8,000 kilometers. Okay? So yun yung isa sa mga mini-maintain dito kay PCX160. So and then ito may isa pang tip na ibibigay ko no. Dito kasi may mga nakikita kasi akong post dito.
dito, ayan. Nasisira daw yung ganito nila. Ayan. Diba? Ito. Ito, para maiwasan nyo masira yung ganito nyo. Diba makikita nyo dun, sa ano yun, may bulita siya. Ayan. May bilog yan. Lumulubog yun. May spring dito sa loob yan. Dito. May spring yan. Pag sinara mo siya, lulubog yung parang bulitas na yon, and then lalagay siya dun sa parang bakante dun para mag-lock, para hindi siya bumaba, diba? So kaya nasisira yan, ito, hindi na siya bumababa, naka-stack up na siya dyan. So ang gagawin nyo dyan, i-spray nyo siya ng ito, WD-40, i-spray nyo siya dun, and then ganun-ganunin nyo siya para lumubog yung bulitas na yun. Nag-lock kasi yan eh. Nag-i-stack up siya kaya nasisira yung ganito nyo. So, ispray nyo siya ng WD-40. Ayan. Lalo na pag maulan tapos nakababad sa ulanan yung motor nyo, ayan, prone siya sa tubig ulan. And then, yan, dyan magsisimula mga lawang yan. Ayan, magiging stack up siya. Kaya pag nakasara siya lagi, tapos binuksan nyo siya ng pinuwersa nyo siya, etong pinakambakal na to, sasama siya dito sa apakan. Kaya nasisira. Okay? Pero madali lang mag-repair nito. Pero syempre, kung may solusyon naman, hindi gawin niyo na 'yung solusyon. Ito, WD-40 lang dito. Ispray niyo lang siya diyan. Lagi ko siyang ini-spray yan eh. Yan. Spray niyo lang. WD-40. Eh, dito na. Spray niyo lang siya diyan. Sa loob na 'yan. Para hindi siya mag-stop up ng kabilaan. Yeah. So yun lang yung mga tip na mabibigay ko sa ngayon, dahil bago pa lang to si PCX160, ayoko naman baklasin to ng baklasin, no? So marami rin tayong mga gagawin pa dito, no? Na mga DIY, pagpapalit ng fuel filter. So ayan, ang pinaplano kong gawin sa mga susunod is yung paano baklasin yung pairing ng PCX160. So yun yung isang gusto kong gawin. Siguro maghapon yan sa akin. Medyo mahirap kasing baklasin to. And first time natin magbabaklas nito ng buong pairing. Gusto ko siyang pag-aralan, tanggalin. Kasi gusto ko siyang installan ng mga kung ano-ano, mga accessories. Gusto ko siyang palitan ng busina. Gusto ko palit yung katulad nung tunog nung nasa radar ko. Yung tunog ng stock ng mga kotse. Stock ng BIOS, Avanza, yung ganung busina. Yung para malakas lang siya. Tunog busina pa rin siya ng kotse pero malakas kasi. So, kaya nagustuhan ko yung ganun. Papalitan ko yung busina, tapos lalagyan ko siya ng mini driving light. So, bala ko kasi ako lang yung maglagay. So, gagawa natin ng tutorial din yun. Kaya gusto kong matuto na baklasin tong buong pairing nito. Tsaka yung mga electrical niyan. Tsaka gusto ko siyang lagyan ng GPS tracker. Ito, yung motor na to. Bala ko siyang lagyan. So, may nakita ako sa online na GPS tracker, parang worth 5,000 yun. So worth it na yun kung medyo mahal, pero magagamit mo naman yun case na manakaw yung motor mo, di ba? And syempre repaint. Kaya ayan, may mga bangas na yan, ayan, may mga gasgas. Ito hindi maiwasan dito, yung part na to magasgas, kasi dito yung paa mo, iaabutin mo to ng yung stand mo yan. So ito, bangas yan. Tapos ito, binangga ako ng tricycle na lasing. Yung kutong lupa na yon is binangga tayo lasing. So yun, humantong kami sa barangay, hindi kami nagkasundo sa barangay, so pinapulis ko siya. Umabot kami hanggang sa police station. Ayan. So pinablatter ko siya. Kasi binangga niya ako lasing. Maswerte siya kasi walang damage yung motor ko. Walang basag. As in talaga nagasgas lang. At saka hindi ako sumemplang kasi nakontrol ko agad yung bike. So ito siya, dito siya tinamaan. Ayan. Dito. Buti walang basag to. Tiningnan ko kagad to kung may basag. So, ayun. Binangga ako ng lasing. Lockdown yun eh. Liquor ban, lasing siya, nakabangga pa siya. So, naawa na lang ako sa kanya kung hindi kalabuso talaga yun. So ayun na. So, hanggang dito na lang muna yung ating tutorial. So, na-miss ko lang mag-vlog. Tagal. Sobrang tagal na, no? So, wala tayo may content eh. So ayun guys, no? So hanggang dito na lang yung vlog natin about sa DIY maintenance ng ating PCX160. So marami pa tayong i-upload sa mga susunod. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, so please subscribe. And sa mga
dati ko ng subscriber. Pasensya na kayo kung medyo natatagalan tayo mag-upload. So, sa Rider GFI natin, marami pa rin tayong i-upload. So, marami pa. Sobrang dami talaga. Magpapalit tayo ng clutch lining kay Rider GFI ko, sub kay Blue. So, okay. So, hanggang dito na lang yung tutorial natin about sa PCX160 DIY maintenance. No? So, sana may natutunan kayo and naibahagi ko ng maayos sa inyo. Kung may katanungan kayo, pag sa pag-change oil at pag-re-refill ng coolant, so pwede kayo mag-comment dyan and pag may time, re-replyan natin yan. Okay? So, hanggang dito na lang and thank you for watching and ride safe!